Magdidikmig pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-98 day na ating share ng devotion video. And thank God, it's Friday. Ayan, oras naman natin para medyo makapahipahinga during this one whole week na may pasok ang ating mga alaga. And ayan, Saturday na bukas. And bukas is pupunta ng China ang aking mga amo, tapos pabalik ng Lunes. Pero kailangan ko umuwi na maaga ng Lunes kasi statutory holiday namin yun. But, ayan, syempre, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil may panibagong buhay, panibagong lakas, at panibagong hininga tayo na ating napagtagumpayan sa buong araw na ito na nagawa natin ang ating mga dapat gawin at marapat lang napasalamatan ng ating Diyos at tayo ay dadako na sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Huwag kalimutan lagi ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Salamat sa buong araw na ito, Panginoon, at sa bawat mga araw, Panginoon, na sinasamahan nyo kami, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbulay-bulay at makapag-aralan yung mga salita, Panginoon, nang sa gayon. Ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay amin ding maibahagi sa aming kapwa. Nang sa gayon, Panginoon, ay unti-unting magkaroon ng kaliwanagan ang puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, at ang mga wala pang matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, ay magkaroon na. At kung meron man, ay mas lalo pa itong tumibay, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. Kaya kami malayang makapagpahayag, Panginoon. Malayang maibahagi ang mga ito, Panginoon. At tunay, Panginoon, na kung hindi dahil sa Kanya, Panginoon, ay hindi namin magagawa ang lahat ng ito, Panginoon. At hindi magiging malapit muli ang relasyon namin sa inyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na lagi namin kasakasama, Panginoon, sa bawat takbang ng aming buhay na tinatahak, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang mag-lead sa amin sa mabuting daan, Panginoon, at magandang daan na inihanda nyo sa amin mula noong una pa man, Panginoon. Kayo ang mapapurihan at lagi namin maitaas, Panginoon. At kami po ay manatiling na sa pinakamababang level, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay tungtungan lamang ng inyong kaluwalhatian at kayo ang makita ng mga tao na nagsashine sa buhay namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang magkaroon ng pagbabago sa bawat isa, Panginoon, lalo ang pagbabagong espiritual, Panginoon, na para sa ikabubuti ng buhay ng bawat isa. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya, bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 19:20. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Message, at ang huli o ikatlong alipin ay lumapit din sa kanilang Panginoon. Sinabi niyang binalot daw niya sa panyo at itinago ang gintong salapi na bigay sa kanya. Ibig sabihin ay nanatili lang yung isang piraso at hindi tumubo o nadagdagan. Application. May kapareho din itong kwento na ang talinhaga ng mga talento. Halos pareho din na mga pangyayari. At kung sa unang kwento ay ibinaon sa lupa na ikatlong alipin, dito naman ay binalot sa panyo at itinago kung saan. Pero ang malinaw na makikita natin ay parang ipinagdamot ng aliping ito sa iba ang ibinigay sa kanya. Maaaring sa takot na baka malugi ito o talagang sinumpong lang siya ng katamaran. sa tingin niyo ba ay matutuwa ang Panginoon na iyon sa ulat ng aliping ito? Ito ang aking sagot. Sa tingin ko ay hindi. Dahil malinaw na makikita na hindi ito marunong makisalamuha sa kapwa niya. Madamot ito at takot sa responsibilidad, kaya walang naging mabuting bunga ang pinagkatiwala sa kanya. Inaksaya niya ito, kaya walang mabuting napala siya at ang kanyang Panginoon. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba, dun sa unang dalawa, makikita natin na pare-parehas lang sila na tigi-isang gintong salapi ang ibinigay, pero ang una ay tumubo ng 10, kaya pinamahala ng 10 lungsod, at yung ikalawa ay tumubo ng 5, so pinamahala siya sa 5 lungsod. Pero kakaiba ang istorya nitong ikatlo, kung saan siya ang ginawa niya ay itinago lang niya
kung ano yung binigay sa kanya at hindi niya ito pinagyaman, di ba? So, yan yung isang hamon para sa bawat isa sa atin, di ba? Na kapag titingnan mo sa sarili mo, halimbawa, magaling kang kumanta, magaling kang magluto, may mga iba't iba kang talento na maaaring gamitin, nang sa gayon ay mahikayat ang kapwa mo para mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Pero kung ang ginawa mo ay nahiya ka, natakot ka, na hindi ka kumilos, talagang, kumbaga, lagi ka lang nakikinig, lagi ka lang sumisimba, tas uuwi na, diba? Tas wala na. Wala makikitang progress or pagbabago sa buhay mo na makahihikayat sa kapwa mo para sila ay magkaroon na matibay na relasyon sa Diyos, diba? So, kung halimbawa, ikaw bilang isang magulang, diba? Yung mga itinuro mo sa mga anak mo, ng mga pagsasanay, training sa kanila, nang sa gayon sa bawat hamon ng buhay ay maging matibay sila. Pero pag nakikita mo na wala silang ginawa, tatamad-tamad sila, di ba? Halimbawa, palaging tulog lang na tulog, palaging laro lang ng laro, walang nagiging pakinabang sa bahay, hindi tumutulong sa gawain bahay, di ba? Syempre, ang mangyayari sa'yo bilang magulang, yun, magulang lang yung ginawa kong example, ay magagalit ka talaga. Pwede mong sesermonan mo o kaya papaluin mo yung iyong anak, di ba? So, sasabihin mo sa kanya, magtatatalak ka na, abe, hindi yan ang tinuro ko sa inyo, di ba? Ang tinuro ko sa inyo, maging masipag kayo sa gawaing bahay, magtulungan kayo, at kailangan may kanya-kanyang responsibilidad ang bawat isa na gagawin. Di ba? May tagahugas ng plato, may tagaluto, may tagawalis, may tagalaba, di ba? May tagasaing, or ano pa man na dapat gawin sa bahay. Kumbaga, mas maganda kasi kapag sa isang buong bahay, lahat ay nagtutulungan. Hindi isang tao lang ang kumikilos dahil kagaya ng walis, paano ka makakawalis ng mga dumi or kalat? Kung ang gamit-gamit mo lang isang pirasong walis ting-ting, di ba? Kailangan maraming piraso ng walis ting-ting nang makalinis ito. Kasi pag isang piraso lang, hindi ka makakalinis, di ba? Ang gagay mo lang kung mga dahon niya na tuyo ay tutusok-tusukin mo lang, pero hindi mo malilinis yung mga alikabok dahil nga iisang piraso lang yung ting-ting mo, diba? Pero kapag nagtutulungan is marami ang nagiging magandang bunga. So dito, diba, makikita mo hindi marunong makisalamuha itong taong ito dahil natatakot sigurado siya na may kausapin or may baginan ng salita ng Diyos o ng talento na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos, diba? So, kahit sino, hindi matutuwa sa ginawang ito ng alagad o ng kapamilya o ng anak mo, diba? Dahil hanggat maaari, gusto mo na kapag ka mawawala ka na dito sa mundo is well-trained na, kumbaga, hasa o bihasa na ang iyong mga mahal sa buhay na kung sakaling iwan mo sila, kaya nilang mabuhay, kaya nilang magluto, kaya nilang maging productive, diba? Kaya nilang makapag-provide para sa kanilang pangangailangan na hindi na sila umaasa sa'yo bilang magulang o ikaw bilang nagtatrabaho sa pamilya, diba? Or breadwinner. So, mas maganda na lahat ay nagtutulungan. And yun nga yung sinasabi ko, diba? Kung nakikita mo na meron kang angking galing or talento sa bagay na iyon, ang gawin mo ay mas lalo mo pa itong linangin, mas lalo mo pa itong e-enhance, diba? Mas lalo mo pang i-develop, nang sa gayon ay mayroon kang pwedeng maibahagi pa o maituro sa iba, diba? Huwag mo siya ipagdadamot sa iba, bagkus ay maging kaligayan mo na maibahagi ito sa iba, lalo na kung mas magiging ikauunlad nila, or diba, pwede pa silang mag-develop ng panibago mula sa itinuro mo, diba? Na kung saan, yun nga, pwede silang mas magtagumpay kesa sa'yo, pero bilang ikaw na nagturo is masaya sa pakiramdam mo na sa iyo nila natutunan ang mga bagay na yun, di ba? Hindi man sila magpasalamat, hindi man nila ma-appreciate, pero sabi nga, ang Diyos ang nakakakita ng ginagawa natin, di ba? And hindi man tayo sukulian ng mga tao sa mundo, di ba? Dahil posible mo iba, hindi nakikita, hindi nakaka-appreciate. Pero ang Diyos na nakakakita sa ginagawa natin, siya ang magbibigay gantimpala sa atin, di ba? Sabi nga, sa Panginoong Diyos, ang taong gumagawa at kumikilos ayon sa kanyang kalooban ay nakalulugod sa kanya, di ba? Sabi nga, faith without action is dead. So, dapat para mas maging buhay ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sasamahan mo ito ng action. Huwag tayong tatamad-tamad at huwag tayong si Juan tamad o maging batugan, bagkos tayo ay maging masipag kagaya ng langgam
na laging nagse-safety and merong what you call this, naka-imbak para sa panahon ng pangangailangan, di ba? So, binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom or karunungan at diskarte. Nasa sa atin na lang yan kung gagamitin natin siya sa tama, sa mabuti at sa productive o kung ito ay ating itatago lamang o ipagsasawalang bahala at sasayangin. Pero nawa, hanggat maaari, huwag po nating sayangin na mga ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil mas maganda na maranasan natin dito sa mundo ang open heaven na kung saan ay kung ano yung mararanasan nating ginhawa sa kabilang buhay sa piling ng ating Panginoong Diyos is mauna mo na siyang maranasan dito sa mundo. Diba? Na wala ka ng hahangarin na kahit ano pa dahil lahat ng pangangailangan mo ay meron ka na. Kung ano man ang iyong hinahangad ay nakuha mo na or nakamit mo na and ine-enjoy mo na lang hanggang sa moment na kunin ka na ng ating Panginoong Diyos or muling magbalik ang ating Panginoong Yesus dito para tayo ay kunin at isama sa kanyang kaharian, diba? So, naman po ay may natutunan kayo sa ating share na devotion ngayon, tandaan, huwag mag-aksaya at gamitin sa mabuti ang mga ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, let us all end up into prayer. Amin namin Diyos na makapagiran sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po sa eye-opener ng mga salita ninyong ito, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay huwag kaming mag-aksaya, Panginoon, ng mga ipinagkakaloob nyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkaroon kami ng lakas ng loob, tapang, Panginoon, at karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, kung paano ba namin madedevelop pa o malilinang pa, Panginoon, ang mga ipinagkaloob nyo sa amin ng mga kayahan, talento, Panginoon, karunungan, Panginoon, at diskarte sa buhay, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ano man mga pangangailangan namin financially, physically, spiritually, and socially, Panginoon, ay pinagkaloob nyo na sa amin, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, nais ko rin idagdag, Panginoon, aming mga kapatid, Panginoon, na may mga sakit na nararamdaman ngayon, Panginoon. Sabi niyo nga sa inyong salita, that by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, they are healed, Panginoon. Na sa bawat latay at sugat ng Panginoong Yesus, kami ay pinagaling physically and spiritually, Panginoon, tinubos kami sa aming mga kasalanan na hindi namin kayang magawa kung kami lamang po, Panginoon. Especially pray, Panginoon, para kay Doktora Joy De La Rosa Habon, Panginoon, at sa kanyang pagdadalang tao, Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat sa kanya at sa kanyang baby, sa kanyang sinapupunan, Panginoon. And sinasaway po namin, Panginoon, ang mga hindi magandang pakiramdam, Panginoon, na kanyang mararamdaman during her pregnancy, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, magkakaroon siya ng safe and sound na delivery, Panginoon, silang dalawang mag-ina, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, pinapanalangin ko rin po at ini-include sa prayer, Panginoon, ang asawa ni Lola Duca, Panginoon, na si Lolo Bong, Panginoon, na kung saan ngayon po siya ay nasa ICU, Panginoon. We pray, Lord God, na ang healing, Panginoon, be upon na Lolo Bong, Panginoon, at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kayang-kaya ninyong pagaling na anumang mga sakit, Panginoon. Anyway, pray, Panginoon, para sa kaarawan ng aming sisi Jillian ngayon at ng kanyang anak, Panginoon. We know and we believe, Panginoon, na lahat ng blessings, Panginoon, ay pagkakaloob nyo sa kanila, Panginoon. Pagpapalain nyo sila at ang kanilang pamilya, Panginoon. And congratulations din po, Panginoon, sa pag-graduate ng kanyang anak, Panginoon. Tunay na ang karunungan at lahat ng aming mga pangailangan na ipinagkaloob nyo na sa amin, Panginoon, bago pa man po namin ito hiniling, Panginoon. And we believe, Panginoon, that all our prayers are yes and amen in Christ Jesus, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kayo lamang po ang karapat dapat napapurihan, Panginoon, sapagkat kayo ang may kakayahang makapagbigay sa amin ng higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. Mapapurihan ka, madakila ka, Panginoon, at lagi po nawa naming maging kaligayahan, Panginoon, na magpahayag ng inyong mga mabuting balita at salita sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, ang inyong kalooban dito sa lupa kung paano dyan sa langit, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.